Magandang buhay mga kapalmers, mga kapapoultry farmers. Kasaganang paghahayupan po sa ating lahat. Doon po pala sa mga may balak magsimula sa pag-aalaga o sa pagpaparami ng black silverfly. Kagaya ko po, ako po ay nagsimula sa ganitong pamamaraan din lang. Ito, kung nakikita nyo, ako ay gumagawa ng pangbubong po ay gawa sa anahaw dahil maraming anahaw dito sa amin. Ayan. Gumagawa ako ng pambubong sa aking gagawing bahay ng black silverfly. Ito, kung mapapansin nyo po, medyo mataas siya kasi ang kalahati po niyan o ang kaloob-looban niyan, maya-maya po ay makikita ninyo, dapat po ay tinatamaan siya ng araw. Tinatamaan siya ng, kung nasisinagan siya ng araw, para po, diyan po kasi nagiging active o aktibo ang mga fly o black silverfly para po sila mag-meet at mag-populate. Yan, para po makapag-produce tayo ng mga itlog. Yan, nakikita nyo po yan, tapos na po ang aking bahay o bahay ng black silverfly. Nakikita nyo po yan, yung kulambo, yung kulay green na yan. Diyan lang po ako nagsimula mga kapatid. Yan po tinatawag na log cage kung saan diyan natin kinukulong yung mga fly o black silverfly at diyan sila nagmimit at nagpopopulate, then mangingitlog na sila. Ayan. Ganyan lang po kasimple. Yan. Ito po ay para sa mga beginners o sa bala o sa magsisimula pa lamang. Ayan. Yan pong bahay na may nakapalibot po dyan na net, hindi lang siya nakikita para po protektado yung kulambo natin, baka makita ng mga manok yung mga fly. Alam niyo naman na gustong-gusto ng manok yan, tutukoy nila. Ito, ganito lang kasimple ang pag-setup. Yan. Ito na yung BSF pupae o black silverfly pupae. Yan na po yung mga ilang week mag, yun na, o ilang weeks maghihinto na yan at magta-transform na yan as fly. Pero bago yan mag-transform, kailangan natin ilagay dito. Dito sa loob ng kahon. Baka po nagtataka kayo ba't ka kailangan po upang ilagay sa kahon yan. Diyan po kasi sila nagta-transform as fly sa madilim na lugar. Pag sa maliwanag po, din yung linagay yan sa madilim na area, hindi po yan magta-transform as fly. Kung mag-transform man ay napakabagal. Yan, kaya ganyan, ginagawan po natin ang paraan para maging madilim sila. At ito, may butas siya para sa pag na-transform na siya as fly, may malalabasan na siya. Okay mga kapatid, ito pong video ito ay para dun sa mga beginners, para sa mga baguhan, o sa gustong start din ng pag-aalaga nito. Ayan, nasa karton na, nasa loob na ng karton yung pupae. After a week, 2 weeks, ay mag-transform na yan as fly. Ayan. Ayan o. Kaisa-isa na po silang lumalabas dyan. Magtataka po kayo kung bakit nasa karton niya. Kailangan po kasi nila nasa madilim na lugar, doon sila nag-transform as fly. Ayan. Ayan o. Kaisa-isa na sila. Ayan. Madami-dami na nagiging fly. Hindi naman po kumakain yan mga kapatid. Tubig lang. Bigyan lang natin sila ng tubig para hindi sila ma-dehydrate. After a week, mag-mimit po yan yung male and female. Then, magpopopulate at mangingitlog dito sa igis na to, yung ginupit na karton na yan. Yung isang mainit po, tubig po yun para dito sila mag-dehydrate. Umiinom po yan pero hindi sila kumakain. Okay. Diyan natin kinukuha yung mga itlog nila. Yan. Sa karton na ginupit na yan. At ito, ang dami na po nila. Yan. Kaya po nakapag-collect ako dyan ng maraming itlog. At after 14 days ay may larvae na ako at ito na sila. May patuka na po tayo, may feeds na tayo sa ating mga alagang manok, sa baboy. Kung may palaisdaan tayo ay pwedeng-pwede po yan kasi napakataas po ng protina ng black silverfly. Ay 50% protein po yan. At ito na siya. Mga kaibigan, kung gusto nyo pong gawing fly ulit yan, ay bigyan nyo ulit sila ng pagkain. Hanggang sa pusa na silang huminto sa pagkain at mag-migrate na yan papunta doon sa wala nang pagkain na lugar, sa isang madilim at malinis na lugar.
Maraming salamat po sa inyo.